Pwedeng-pwedeng ang subay sa ano, sa cast. So, how did you guys come up with the story? I don't know if with the story of this Mariana well, film. Well, so GLU, thank you to Arnold for trusting me with my first feature. So, being my first, medyo ano to, doko sa buhay ng pinagdaanan ko with my barkada also. So that's the main inspiration. Yung parang any barkada, di ba may last hurrah kayo, last trip before you go work or whatever. So yun. Alright, thank you, Dere. Thank you so much. Anyone else? Jerry Olero. Hi, Sir Jerry. Here. Dere, what's with the April 24 at isang movie, Elevator, kasabay pa rin itong GLU? Hindi ko alam parang nagkataon, pero since Chinese ako, niniwala ako, baka swerte 424-24. So sana swerte nga for both. Festival. Kumusta yung pakikitrabaho dito sa mga aktor na ito na considering na after doing GLU, ang layo na nang marating ng kani-kaniyang career. Eh, super nakaka-proud. I mean, nung 5 years ago, parang, I mean, medyo bago. Ako bago. Medyo some of them bago pa rin. So, super proud na seeing them kasi connected pa rin naman kami through social media. So, you see what they're doing. Si David nga, may bibilan akong burger nung pandemic. Siya pala may-ari. So, wala lang. Nakakatawa na, yun, I'm very proud of everyone, the cast. Even sila Kiko, sila Ruru, ganyan. So, super proud. Kumusta yung pagdidirect sa kanila dito as a group? Kumusta yung dynamics nila? Sinasabi ni Derek, super friends talaga sila lahat doon eh. So, minsan magkulo, bugoy din ako, minsan sabayan ko sila sa kulo. So, but ano, overall fun, very, very steady yung shoot natin. And because LU nga, yung vibe, hindi ka stress ka na pero makikita mo yung dagat, tatamaan ka ng hangin. Parang may natural na pang magre-relax kayo because you're in such a beautiful place. Hindi ba, mga wala ka silang ere naman doon na kumbaga kahit yung mga babae. Wala naman. Parang surprising. I mean, for pogi at maganda sila, parang wala namang vanity, wala namang ganong egos na nag-ano. So, I'm very appreciative of the entire cast. Doon sa cast, ano sa tingin niyo yung ginawa niyo sa movie para mag-stand out kayo? Kasi ang laki ng cast eh, ang dami ninyo. Ano yung kumbaga may moment, shine moment ninyo? Sige, direct na lang. Sige, sa aking mga cast. Siguro shining moments kanya-kanya eh kasi kanya, talagang may kanya-kanyang unique quality talaga yung bawat isa na may offer sa pelikula. Siguro talaga panoorin nila lang kung ano yun. So, hindi namin ibibigay yun pero talagang ma-appreciate yung bawat isang character kasi lahat magaling, lahat binigay lahat nila yung best nila. Excellent. Ano po bang qualities ang yun? Yung parang mapansin ka talaga hindi ka matapunan, di ba? Wala naman po. Ako for my character, gusto ko lang makasabay sa abs nila, Derek, DJ, and David. So, try my best. So, sana. Sana po. Ako naman, I think at that time, yung competition lang na nakikita ko was yung sa katawan. Di ba? Parang, ano kami, parang mas batak ako sa'yo ah. Mga ganun lang naman at that time, syempre, 2019, we were, what, bata pa kami noon, di ba? So, yun pa lang yung problema namin, yung abs, di ba? Pare, may cuts ba ako? Diba? Mga ganun lang. So, when it comes to acting naman, iba-iba naman yung roles namin and I think balance naman siya when it comes to like spotlight. So, Katarina? I would say, for the boys naman, yung characters nila mismo sobrang iba. So I think that the storyline per character is really their own. And yung mga kwento kasi per character is so distinguished that I haven't seen it, but feeling ko lang from the vibe of when we were shooting, the audience would be so invested in every single story. For the girls naman, I don't know, you're gonna have to watch kasi hindi ko talaga maalala. Pero feeling ko, for the girls, kasi iba din yung mga storyline namin and I can't remember kasi yung story. Yeah, everyone has a highlight. All I know is that, oh my God, sinabi ni Direk, I kissed Kiko. But that was my first,
direct naman. Just, yeah, watch the movie and you will see how different we all are and how the story develops and how much fun we had shooting it also. Eric, yung question po is how yung stand out. Paano sa laki ng cast ninyo? Well, siguro para sa amin, walang nag-stand out kasi lahat kami nag-connect sa isa't isa and that's the most important. Yung pag sinabi mo kasing may mag-stand out, ibig sabihin, nagsosolo siya sa acting niya. Pero lahat kami dito is works towards one goal and which is pagandahin yung film and magkaroon kami ng natural chemistry. And which happened naman, na makikita niya sa mga sa trailer namin na hindi ko rin na-expect eh, na grabe yung mga reactions namin, very sincere, very candid. So nakakatuwa kasi hindi namin to in-expect eh. Nung tinitingnan namin yung script, parang script lang siya. Pero nandun na, parang may buhay na. So yun, nagko-connect kami sa isa't isa. Si Don ba naman daw tatanong ba itong sermino? Sensor na. And para sa cast, ano yung mali consider yung parang memorable experience yung while doing the film? And of course, experience din sa Ellie. Si David. Pwede lang ikwento ah. Or pwede rin naman yung hindi yung pwede ikwento. Yung mga adventures ni David pagkatapos ng shooting. De, well, yun nga. Yung, actually, yung pinaka-memorable dito is when we wake up every day at 6 a.m. to run. Because I'm not a fan of running talaga, pero like pinupush nila ako talaga. Kasi more on lifting weights, pero like cardio in the morning. Siguro doon din talaga nabuo yung bond namin sa ginagawa namin. Like makikita niyo sa buong island bang Elio. Oh, sa buong island, umiikot kami at talagang nakikita kami ng mga tao na naka-topless tumatakbo. So yun yung pinaka-memorable para sa amin. Okay. Katarina, ikaw, ano yung pinaka... I think the most memorable would be the shots we would shoot at night. Kasi medyo pagod na ako. So ito yung time na natatest talaga yung stand-up ako. Kung kaya ko mag-umarte at mag-Tagalog sa late night. And I feel like kasi you're waiting to finish the day. But then we were having so much fun. And you don't want to disappoint anyone. Kasi again, ito yung first film ko. So I remember this part being the pinaka-challenging na part for me personally. Kasi I love sleep. So, and natutulog ako ng medyo maaga, but it was, again, so much fun, and I would sometimes be like, are we almost done? But then, you know, I learned a lot on the job also, which was, I think, the most memorable part for me. Okay. Memorable, pero hindi naman traumatic experience. No, because, not at all. Like I said, if every movie was shot this seamless, and I think the dynamic of the cast was like this, I would shoot 1,000 more. Most memorable, I think yung... Meron kaming one time na nag-shoot kami sa... Sa doon yung... Basta yung katabi ng Flotsam. Yun. So yung... Yes, o. Yung Flotsam kasi, if hindi nyo alam, party place siya. And at that night kasi na nag-shoot kami, weekend pala yun, so Saturday. So ang ginagawa namin ni Derek, tsaka ni Enzo, tsaka lahat yata tayo, no? Na hindi alam ng production, pupunta kami ng Flotsam para uminom. Oo, in between ng mga scenes, di ba? So, parang I think hindi nangyayari yun sa mga regular shooting na teleserye or movie. And ayun na nga, goes to show na parang naalala ko tuloy na yung GLU pala yung pinaka-relaxed and most fun na movie or teleserye na nagawa. So, direct na, nag-shooting sila kahit medyo tipsy sila? Ay, hindi naman. Ano lang? Hindi namin, ano lang sorry. Kasi in between, ano? So, like, when I say we're shooting by the beach, syempre mga pagkats mo itong mga to, narinig mo yung gimmick eh. Sa paligid mo, so parang sila, alam mo, hindi na naman pack up para makapunta na eh. So, pros naman, hindi naman. And sorry, ikaw.
Ako, likewise, kung ano yung sinabi ni David, I think if I can remember that time, wala akong taping nung araw na yon. So, habang I was doing my own thing, gumigimig ako with may friends na hindi part of the movie. After that, sila David and Derek naman and the rest of the crew sumunod to enjoy the night. So, besides napakandang lugar ng LU, it's really nice na nung time na yon, we were one of the first na bago pa mag-peak talaga ang La Union. Nandun na kami na nag-hangout, gumigimik, wala pa masyadong as development compared to now. So may pagka somehow raw pa yung bear pa yung LU before. Right, which is right now, napakaganda pa rin ng LU. Follow up ko na rin since ikaw naman yung gumigimik. Sino sa mga nakasama mo ron ang pinakalapit din ng babae? Yung nakikita mo talagang wala kasi yung magnet. TJ. Kasi TJ. Para sa akin siguro si Kiko or si David. Para sa akin si Enzo talaga. Oh. Talaga. Patingin niya pa rin. So single ka naman nung time na yun, di ba? Nung nagsishoot kayo nito, wala pa kayo ni Michelle. So okay lang naman. Time na yun, okay lang to Bibi. Okay, at lapit na ng maraming mga. Wala, hindi po. Sabi ni David. Lapit din pero hindi pinapansin. Wow. I got you bro, I got you. Okay. And you, DJ, yung memorable na. Memorable. Siguro yung mga ano, sabay-sabay kami kumakain. Minsan kasi pag walang ginagawa, sabihin, doon tayo mag-lunch. May masarap na kainan doon. So sabay-sabay kami kumakain doon as a group. And yun, actually nakaka-ano rin, memorable sa akin yung kasi pare-parehas kami ng tinutulog ang kwarto. And nahihiya ako baka mamaya sa sobrang pagod ko, huhihilig ako, kaya hindi ako makatulog na maayos. So, pero mukha naman tulog naman lahat, so lahat yata humihilig din dahil sa pagod. Tsaka yung kissing-sing ko kasi tinuhog ko yung dalawang kong jowa. So, abangan nyo ko sino mag-jowa yung tinuhog ko, kaya memorable sa akin yung... Mabahit na lang yun. Secret. So, ikaw ba yung ano? Sabi nga, di ba lapitin daw ako, so try natin. Thank you. Yun lang rin, talk show na dapat.